Racing Morning! Racing Morning! Yun, di ba? Dapat parang sobrang dami at parang konti-konti natin, di ba? Ano mo na, request ko na sa mga nasa group po. Ito po, mayroong disease dyan. Balulig daw ba? Okay. Okay. Hanap ko lang sa mga naman. Ito ang pwede ko. So, ayan. Kamusta po lahat? Lahat po ba nakakain naman ng dinner? Yeah, yes. Pwede mo i-endorse na ako kung magiging pa rin po sa Thursday na. Sa Lipa Batangas po, mag-IDP ako. So, supportahan niyo po ako for sa IDP ko po sa Lipa Batangas. Today, 6 p.m. po sa Lipa office natin. So, yan. Hatak po tayo. Yan, kaya po may successful na IDP. So, yan. Alam naman lahat kung bakit nandito tayo lahat. Alam naman, no? Okay, so, yan. So, ayun nga, natapit na lang ako. Kami ba pa kami po yung sambay. So, di ba sa game ko? Ayan. So, ano, actually, ano eh, kailangan kasi dito sa tao, ito, parang kailangan buhay na buhay siya eh. Kahit sobrang konti natin ngayon, no? Okay? Kailangan dito kasi kailangan yung warm welcome na papakita natin sa kanya. Kailangan yung deserving na experience na ito kaya sa atin dito. Tama ba? Yes! So, dito kailangan yung all out na sabi nga tulungan niya sa atin yung palakpak na para sa pangarap ko, para sa pangarap ng katabi mo. Depende sa pangarayan ng katabi mo, tama ba? So, eto guys, wala, hindi na kailangan i-sugarcoat eh. Tama, hindi na kailangan kumbaga ipakilala pa. Kasi pag sinabi ko yung pangalan na ito, hindi kilala mo yan. Diba? 15 years sa ganitong industriya, makinig kayo? Yes! Diba? Magbitig doon kayo? Yes! Mag-recording kayo? Diba dapat na? Diba? Kasi yung ituturo niya, for sure, na tayo makukuha siya. Diba? Topic at unlimited leadership, lahat tayo naniniwala na leader tayo, tama ba? Yes! So, kailangan natin ito. So, simulan natin, yung ganda traditional. Gusto ko yung soul, kahit medyo healthy tayo, kahit yung iyay, kailangan bring pa rin hanggang baba. Okay ba yun? Yes! Ano ba yung traditional gap natin? Yes! Hindi na sure bigla eh. So, ano tayo? Sinabi ko sa video, palakpak na sabay pagyan at hiyaw. Okay? All out ha! Ang hindi mag-all out, walang pain for 2 months. Okay? Okay, tapos ang pain ng firmant copper for the next 1 year. Firmant. Papalakpak? Yes! Okay, sumayin natin. Isang bulan! Ha! Ay, nakain na. Dalawang bulan! Solusyon niya. Hindi, titingala mo lang. At nasa lang yun. Hindi na, dito pa lang yun. Pwede na, ilang solusyon niya. Kaya mo mawawa. Hindi, pwede yan, pwede paparimote natin. Remote yan, mamaya papayas natin. Dito pa lang po. Pwede yan, para balance. Ikaw din, pag ganito, hindi rin balance na yung pride mo ba? Malungkot ang buhay mo, di ba? Dapat pumabalance. Okay, good morning! Good morning! Sige, hindi ko pagkakadali ito. Nasa week, ano tayo? Last week na ba ito? Last week na ng April, no? So, most probably some of you, masaya. Kasi matapos na yung buwan, from March, compare your sales, siguro mataas na yung pagkang April. Bakit masaya pag April? Kasi dumaan yung mahal na araw eh. Medyo challenging yung month na ito. Tama ba? Yes! Medyo ang month na ito, mas lamang ang pahiraman sa transaksyon. Ano? Pero kung tumaas ang sales mo, and I hope tumaas compared to March, kasi itong buong taon na to, pag tumaas na yung March, ay itong April,
meaning itong buong taon na ito, sisiw na sa iyo lahat ng dadaan na sitwasyon. May mas hihirap pa ba sa mahal na araw mag-record kaysa sa enrollment? Di ba? Tapos sa darating na Pasko, kasi in general, ano, pag-inisip natin, ano kasi, enrollment, kaya mahirap mag-enroll. Alisin mo sa utak mo yan, ano? Mahirap mag-invite kasi mahal na araw. Mahirap magpapayin kasi enrollment. Mahirap magpapayin kasi, ano, araw ng patay. O kaya, magpapasko. Generally, yan ang iniisip ng mga distributor. Pero ako sa 15 years of experience, kahit naman ordinaryong buwan eh. Pag wala kang schedule talaga, mahirap pa din eh. Pag wala kang kausap, mahirap eh. So wala na yan, wala yan sa season-season kasi ang ino-offer mo, malayo doon sa iniisip ng customer mo. Bawa, iniisip ng customer mo, enrollment. Eh, hindi naman another enrollment o eskwela ang ino-offer mo eh. Ang ino-offer mo, negosyo eh. That can cover future problems in enrollment. Yes! Diba? O Christmas, sasabihin sa'yo, wala nga kaming pampasko eh. Tapos i-jojoy mo pa ako dyan sa ayaw mo, ano sagot mo? Kaya nga kita rinirecord para next Christmas, masaya na Pasko mo eh. Yes! Yes. Diba? Kasi that is something different from ipinong problema. But that's really that. Tayo, nasa business tayo ng ano, nasa business tayo ng opening doors. Nasa business tayo ng changing the mindset ng tao. Pero it will happen kung sa'yo muna magsisimula. If you accepted that it opened the door talaga sa'yo at saka nagpalit ka ng mindset. Kasi kung maandaraman and still nasa isip mo yan, yung enrollment, mahal na araw, Pasko, ibig sabihin, ikaw mismo hindi ka nag-grow, hindi ka nagkaroon ng pagpapalit ng change of mindset. Problema sa negosyo natin yan. Are you getting my point? Parang ganito, SM. Pinakamayamang kumpanya sa buong Pilipinas, Henry C. Do you agree? Yes! Oh. Eh, ba't pagpasko lalo silang nagbubukas sa mahabang oras? O isipin mo ba, iniisip pa nila na, ay, Pasko ngayon, hindi mamimili mga tao. Hindi eh. Mas iniisip na nila, mas pinibigyan pa nila ng idea yung mga tao. O, 3-day midnight sale. Nagigets mo? Yes. O, pero, they're offering something different sa Pasko. Kasi yung Pasko, sa totoong essence ng Pasko, it's not material. Pero ang ginagawa ng mga negosyante, tinatransform nila ang Pasko sa material. So ganun ka din dapat. Yung gasto sa enrollment, tinatransform mo pag u-offer mo ng negosyo, future. Diba? Kung problema nila enrollment, napakasarap sabihin, kaya nga gawin mo itong negosyo to para next enrollment, hindi na problema ang pang-enroll. Yes. Are you getting my point? Yes! Now, so, everything will start from you. Lagi sa'yo, kaya dapat hindi nalalabas sa bibig mo yun na, ay, April, kaya mababa ang benta ko kasi mahal na araw. Eh, ano? Yung mahal na araw lang naman yan, hindi naman nagsara ang mundo. Diba? Well, paano ko ang kausap mo eh, pasensya na, not talking about religion, paano ko ang kausap mo walang mahal na araw? May mga religion ba walang mahal na araw? Marami. Mga kapatid natin Muslim, walang mahal na araw yan. O mga kapatid natin Iglesia ni Cristo, walang mahal na araw yan. Yung mga born again, alam ko parang walang mahal na araw eh. They don't observe the way Catholic observe, di ba? So ikaw, dapat ganun din ang tama ng ano mo, ng tama ng pag-iisip, negosyante ka. Hindi ka dapat na-hamper ng mga situation given. Ako naalala ko eh, may sitwasyon kami noon eh. Ano ba ito? 2003. O hindi, kaya ba yung ano? Yung, alam mo yung kay Gloria? Si Gloria kasi, 2010 si Pinoy eh, no? Tama ba? 2010? Nagkaroon na kami nung before Pinoy eh. Nagkaroon ng maraming problema sa gobyerno noon eh. Na ang hirap magnegosyo, ultimo mga malalaking kumpanya. Dahil yung nangyari yung kaso ni Gloria yun sa Hello Galaxy. Yun. Yung Hello Galaxy. May sumunod pa dun eh. May sumunod pa. Yung CTE.
Yung CTEM, di ba? Baksan ang ekonomiya ng Pilipinas mo dahil walang naniniwala sa trading. So pati networking, apektado. Kasi kausap mo empleyado, kausap mo mga negosyante. Kayo, nagkaroon kami ng ano, nagkaroon kami ng parang team building na talagang ang assignment namin makakross na ng pinakamalaking deal. Imagine mo yung period na may gano'n. So government ang kontra sa sitwasyon. Kaya doon kami nakasa na wala sa panahon, wala sa season, wala sa humaharap sa yung sitwasyon katulad ng mga holiday. Lalo Pilipinas, tayo yata ang pinakamaraming holiday sa buong mundo eh. Eh ito lang Friday, holiday na naman eh. Bumusik talaga si Bulkiya, holiday na. Pamilya na po. Pero ito ah, ito ang dapat yung panghawakan. Ito ito, kung may nagsabi na sa inyo. Hindi ko lang kung may nagpa-introduce na sa inyo. Sa networking, the more holidays, the better. Hindi ko lang kung nararamdaman nyo yan ha? Pero sa 15 years ha, pag holiday, recruited din talaga. Kasi walang pasok eh. Walang lusok. Kasi pag Sunday, ano sasabihin sa'yo? May church kami, nagbabanal-banalan pa eh. Diba? May church, makikita ko, nasa MOA. Diba? O sabi, di, mag-church pa kami mamaya. Wala kaming time dyan. Pero pagka weekday, na holiday, advantage ng networking niya. Dahil napakadaling mag-invite pag holiday, lalo na may opisina pupunta or meet up sa labas. Kaya the more holidays, advantage sa atin. So I hope itong April, tumaas ang benta mo, tumaas ang kita mo, kasi nga, wala na. Pag tumaas ng April, bali wala na yung June, yung enrollment na yan, bali wala na yan. Pagdating ng Bermats, mas lalong bali wala na yan. Kasi kung yung hal na araw ka, nalagpasan mo eh. Diba? Kasi sa mahal na araw, bawal isang milyon! Diba? Kung re-reklamo yung kausap, pinapower mo eh. Nagtitika yung kausap mo. Am I getting my point? Yes. It will start from us. Now I wanted to share to you yung sa 15 years din na marami ako nakasama mga leaders. They come and they go. We develop, they stay, they go. Maraming gano'n eh. Meron din namang dinatnan ko na ng mga leaders. Hanggang ngayon, nandiyan kaibigan ko. Pag nakikita-kita kami, we speak about our own lives ngayon, especially mga nasa networking pa din. Pero sa batch ko, surprisingly, siguro wala na kami sa sapo eh. Sa batch ko, naalala ko ngayon ha, yung isa top earner ng isang company, batch ko yun. Yung dalawa, may-ari ng company na kung saan number one yung isa. So tatlo sila, magkakasama ko, ano ha? Tapos yung isa, nasa, hindi, wala na, corporate na siya eh. Hindi na nag-network. So, wala na. Parang apat na lang kami. Lima-ani, mga ganyan na lang. Pero sa aking momento, nandiyan pa, may mga buhay pa. Na nasa networking pa rin, may-ari na ibang company, mga ganyan. So, sa dami ng na-meet ko, no, I've been with people na leader talaga. I've been with people din na naging leader pero binitawan din yung leadership. Pero ang pinakamas marami ko nakasama, yung na-develop lang yung leadership. Kasi baka yung iba, iniisip ninyo pag na-meet mo, naging downline mo, sumali sa'yo, nagpakitang gilas, maraming na-meet mo, kumita. Siyempre, leader na yun, eh, di ba? So hindi pa naman doon natatapos yun. Hindi pa doon natatapos yun. Kasi the longer yung inyong pagsasama, doon mo malalaman talaga kung yung leadership quality na kinakailangan sa networking eh, nandun sa tao na yun. Kasi still, time ang magsasabi. In any fase of our life, of our lives, laging time naman ang magdidesisyon. Even in relationship, di ba yung kami ba talaga ang dalawa? Ano magdidetermine dyan? Forever. Di ba? Yan ang magsasabi dyan eh, kung kayo. Even sa mundong ginagalaban mo ngayon, itong IAM, itong networking na pinasok mo, malalaman mo kung talagang ikaw ay para dito, time pa din eh. So, same thing with people na makakasama mo, it is time talaga na magsasabi ko,
tunay yung kasama mo. In lahat, sa lahat ng aspeto. Pero I wanted to touch on yung leadership na pinag-usap. Kasi, aminin man natin o hindi, sa networking, it will all start and ends with leadership. Sa leadership talaga magsisula. And we, katulad ng sinabi ko na sa mga dating session natin, sa mga nauna, na once ikaw pumasok sa networking, you are something. And you, there's a special thing sa isip mo kaya ka sumali sa networking. Kaya nga, hanggang ngayon eh, imagine mo, may 30 years na networking sa Philippines, pero still yung mga bata, pero yung mga nasa 30 pataas ang edad, they see ang networking hindi pa din as strong as we see it. Pero yung mga millennials na tinatawag, parang ito pa kayo mabilis maka-appreciate ngayon eh. Diba? Kesa yung mga kaedad namin, mga kabats namin. Parang sila pa yung hirap na hirap. And I would understand kasi up to yung mga pinanganak ng 70s and 80s, umabot pa yan sa kultura ng Filipino talaga, the traditional Filipinos, no? Kasi nabago lang naman talaga ang mindsetting ng mga Pilipino. 2000 eh, pagpasok na ng year 2000, paangat. Siguro, yung mga time na yun, nagtatakbo ka pa ng walang salawal, yung mga panahon na year 2000. E ako noong year 2000, ilang taon na ba ako noong year 2000? 27. 2000? O tama, 27. O tama. Kasi 30 ako ng 2003 kasi 1973 ako eh. In-imagine ko lang yung girlfriend ko ng 2000. Kaya ako nakukulit ako. Nakanda ako ng 27 ako, 20 siya. So, doon talaga. Doon talaga. So, at age of 27, year 2000, ang kinakatawag ng mundo noon, yung pagsabog daw ng mga computer, yung Y2K, ay, kabats ko, alam mo. Ano, grabe yung Y2K na yun, ano, talaga lahat na may computer, takot na, kasi sasabog daw, hindi na andar ang rino, at titigil ng pag-ikot ng mundo, kasi Y2K na, tapos ano, kaya imagine mo, walang isip nila. Y2K 2000, di ba? Year 2000. Habang napapasagog doon sa luneta, nandun kami. Pinatulad namin, tapos hindi na mga relo namin. Umaandar pa. Tapos ang cellphone, meron pa ang cellphone nakalunod mo. Umaandar naman, nakapag-text. Nakapag-snake pa nga yun. Umaandar pa yung mga backlight. Mga nakaka-relate yan. Punta rin ang green siya para magpa-backlight. So yung mga panahon na yun, iba ang takbo ng isip ng mga kabataan. Eh. Kasi nasa ano pa kami, nasa traditional ba na papalaki sa Pilipino na you go to school, pagtapos ng mag-aral, magkaroon ka ng magandang trabaho. We seldom talk about yung pag-angat. Kaya hindi topic ang leadership even in school eh. Hindi naman topic ang leadership sa school. Oo, sa ROTC, umabot pa kayo ng ROTC. Boy Scout ng araw, Cub Scout, di ba? They talk about leadership, Girl Scout. Eh, ang dami kong classmate na babae eh, Homey Canalay ang tinapos eh. Diba, hindi kong college pa lang eh. Diba? Nakalulok ng milon. So, never. Wala akong maalala. Even in my high school and college, yung mga subjects natin, wala akong nagpe-pertain masyado sa leadership. So, everything about leadership is nasa libro, nasa TV. Pero pagpasok ng year 2000 and onwards na, ang dami nang lumalabas, diba? Yung mga sikat na, even in the States, yung mga John Maxwell, mga lumalabas na yung mga yan about leadership, di ba? Kaya hindi magtataka sa Philippines, even though we are democracy, we lack leadership. Sa Pilipinas, sa totoo lang. Kasi it was never a topic. It was never part of the culture. Anong kultura ng Pilipinas? Leadership? Leader o subordinate? Subordinate. Yun ang ano natin eh. Yun ang ating kultura. Lupang hinihiram pa lang.
Oh, huling dalawang sentence. Oh, ang mamatay ng dahil sa iyo. Oh, di ba subordinate? Mas maganda sa alam kung ginawa ni Jose Palma. Tama ba? Tama? Ang music, Julian Felipe. Ang lyrics, Jose Palma. I don't know if you know yung history. Mahiya kayo. Ha? Ang sabi ng lyrics, di ba, ang mamatay ng dahil sa iyo. Maganda sa alam, ano eh, ang pumatay ng dahil sa iyo. That's leadership. Oh, America, ano uling lyrics? For the land of the free and the home of the brave. So people there, lumalaki, ang mindsetting, we are free and brave. Pilipinas, tingnan mo, bata ka pa lang, ang mamatay ng dahil sa iyo. We never put emphasis on leadership. Wala eh. Oh, panatang mga bayan, di ba? Iniibig ko ang Pilipinas. Ano yung mga ginanon? Susundin ko. Paki-alitin, alituntunin ang paaralan, di ba? Subordinate talaga eh. Di ba? Walang nagbigay ng maraming idea in leadership. Kaya, huwag kayong magtaka, ang problema ng Pilipinas ngayon is leadership. Ang problema, maraming nagro-roleplay eh, na sila yung mga leader, kaya magulo. Now, good thing para sa akin, okay pumasok ng network marketing. I was bombarded by topics like mga ganito. I have the potential but I don't know it. Ganun eh. Kasi nga, hindi naman tinuro sa atin. So, most of the time, you learn things. Siyempre, wala namang regret ng eskwela. Dapat talaga may natutunan ka. Kaya lang, as you go along sa buhay mo, doon mo lang malalaman, napakadami mo palang potential na untapped, mga hindi nag-grow kasi it was never taught. Especially kung tradisyon ka. Mag-aral, mag-trabaho, mamatay ng mahirap. Yan ang tradisyon eh. Diba? No offense sa mga empleyado. I've been employed. Alam ko yung pinagdadaanan natin. Pero, walang magsasabi sa'yo na mag-aral ka, mabuti, magtrabaho ka para maging milyonaryo ka. Walang magsasabi gano'n. Dahil pag may nagsabi gano'n, tatanungin mo ka, bakit ikaw hindi? Tama ba? Huwag na lumayo, mga magulang natin. Hindi naman nila sasabihin yan eh. Anak, mag-aral ka mabuti. Para pag nagtatrabaho ka, maging milyonaryo ka. Ibabalik mo lang yung tanong sa kanya eh. Tingin mo. Diba o kaya, uwe. Bakit ikaw? Itay pa rin ngayon, dapat dati ka na. Di ba parang gano'n? Di ba? Baka parang kami, natatrabawa na, itay. Dapat ngayon, dati na. Umilyon na. Hindi nga eh. So, marindig mo lang, pag-aral ka mabuti, pagka-graduate mo, magtrabaho ka, para maging maayos sa buhay mo. That's it. But then again, the word maayos, confusing. Di ko alam sa'yo kung naintindihan mo kagad yung sinabi maayos. Kasi, lumalaki ka, may mga bagay na meron ang kasama mo na ikaw, wala. Meron sa kapitbahay, ikaw, wala. So, ano yung maayos? So, hindi mo wala. Meron kayong ganito, sila naman yung wala. So, ano yung maayos? So, malabo. And again, it will fall down dun sa kinalakihan natin. Nobody cared and nobody really pushed us para maging leader. Kaya, maganda na may na-invento na industriya na ang target magpaano na leader. Hindi ba? Imagine mo, di ba? Hindi pa nga member, pumasok pa lang ng pinto. Eh. Uy, mga partner, visit ako, leader mo yan. Imagine mo, hindi pa kasali, leader na. O, di ba? Eh, napiliin, ha, yabaw na, leader na yun. Di ba? Pag pinakikilala, leader na. Why? Kasi yun ang kultura ng networking. At sana, huwag matapos yun, na kultura lang. Dapat, maging totoong leader ka. You know, ang pag-usapan natin yung different types ng leadership. Na madami actually. Napakadaming types ng leadership. Pero sa akin, pumili lang ako ng lima, apat, lima na bagay sa networking. Meron ako isang sinama dyan, hindi sa bagay sa networking, pero ipakikilala ko na sa'yo para hindi mo na gamitin yung ganong klaseng leadership. Diba? Are you ready? Yes! Diba? Anong lokohan sa labas? Ang mga tunay na leader daw, pag sinabing talon, tumatalon daw yung pinatatalon eh, di ba? May mga tao dyan, mga military type leadership yan.
Di ba? Sino mga nakakumak... Inabot yung mga ba araw? ROTC, mga ganyan? Yes. Yung iba, hindi na eh, no? Nung CAT, lalo na, pag inabot mo yung ROTC, nag-CAT ka. Ako kasi, ang katawa ko, hindi ako pang militar eh. Sa totoo lang, hindi ako pang militar. Kaya pang networking talaga ako eh. Kasi kaya mong empleyado na ako, pag umaga paso ko, tamad ako eh. Hindi ako pang empleyado talaga, ang pang networking talaga. Naalala ko lang, no? Nung ako ay high school, dahil ang mga barkada ko, officer, appointed officer ako. Ang hita mo naman ha. Talagang appointed officer ako. I don't know, ano meron sa akin at gusto nila ang kasama. Nakatindi ako lang ano yun, COCC ba yun? Diba? Yung parang summer class para maging officer ka. So ganun din, nung college naman, nakakatuwa, na-check ko lang na yung commandant, kaprobinsya ng apelyido ko. Ang galing, no? Hindi ako, hindi ko sila probinsya, pero kaprobinsya lang ang apelyido ko, nabigyan na kaagad ako ng special treatment. Yes. Eh, ganun, hindi ako pang ano eh. Ewan ko, anong klase leadership meron ako. Bakit ganun nila ako kamahala? So, hanggang sa napatunayan ko na yung mga pag sinabing talong, yung mga ganun, oh, tumatalong talong. Masakit din ah. Sabi ko ba? Yung patatanong niya, gugulo, makakayat. Military leadership, hindi ako pwede ron. Hindi ako pwede sa ganun. Hanggang sa tumating ang time, ako'y nagtatrabaho na. Siyempre, may boss ka. May leadership ang boss mo. Tama ba? May papagawang trabaho sa'yo. Bakit? Napapansin ko minsan, may mga trabaho na kahit hindi iutos sa akin, gusto kong gawin. Pero mayroon naman trabaho na iniisip ko pala na iutos sa akin, gusto ko na mag-resign. may mga ganun ako. Kaya sabi ko ha, medyo ang leadership ko, kumbaga ba sa status mo sa FB, complicated. Yan, parang ganyan. Kaya ako nung mapasok sa networking, ang laki ng pasalamat ko kasi talaga, masalaki pasalamat ko kasi na-define yung leadership. Nagkaroon ng kailangan lang, ito lang yung tama, ito lang yung dapat na meron ka. Ngayon, sa 15 years, yun ang ginagamit ko and quite successful naman kasi the five promises ng networking as I always brag about nakuha ko naman na yan, ano? Na ikaw, katulad mong last session, di ba? Nagtanong ako, sino masisipag? Ika, andito rin pa kayo. Di ba? Ikaw, andito ka nun eh. Sabi ko, sino masisipag? Ang taas ng kamay na ito. Di ba? Ulit hindi tanong dito. Sino masisipag? Ano sa kamay? Oh, man, ayaw na. Diba? Kasi sabi ko, sa networking, hindi ka pa masipag hanggat hindi ko nakukuha yung limang pangako sa'yo. At pag nakuha mo na, dapat mas madoble pa sipag mo para ma-maintain mo. Kasi hindi na para sa'yo eh. May kasunod na eh. Para sa mga mahal mo na sa buhay. Hindi ba? Kaya hindi pwedeng sabihin mo masipag ka na. Baka close ka lang, matapos mo just for you, matapos mo Singapore. Hindi ka pa masipag niyan. Magaling ka pa lang. Iba yung masipag sa magaling eh. Iba pa yun. Nag-invite na yun, na-close niya, magaling lang ang tawag doon. Pero pagka nag-million ka na, nabibili mo na lang ang gusto mo, may bahay ka nang nabili, ha? May sasakyan, kasang pinag-uusapan na hindi puro utang. Ha? Hanggat maaari, iwasan yung utang. Eh, sa laki na kita niyo rito, basta masipag ka, magaling makaipon. You buy it cash. Mas masarap pag cash. Sa totoo lang, masarap pagkas. Kasi yung utang, masakit sa ulo yan. Marami na ako nakasama ngayon. Ako rin, nung una, mga first 2 to 3 to 5 years ko, talagang trinay ko din yung utang. Alam kong hiyo. Talagang hahabulin ko. Walang kota, nakakakota bigla eh. Dahil sa may utang kayo, tama ba? Pero pagka natuto ka na ng tamang sistema, malaking pera pumapasok, pagka namang utang, mas masarap yung nagbabayad ka ng cash. Kotse, gusto mo agad magkakotse, di wag mo munang targetin yung mga tigto 2 million. Katargetin mo yung 800,000, 900,000, at least cash mo. Bilbilin, tama ba? Uuwi ko. Pag sinabing sa'yo ba yan, hawak mo oras yan. Dilaw at saka puti. Di ba? Hindi yung hawak mo, photocopy lang. Di ba? Tapos bago pa nakapangalan. Yung mga tipong gano'n. Eh di ba? So, kailangan ano, magsipag talaga ng todo-todo. So, I'll share you yung piling-piling lang ng mga leadership. Wala tayo nilitang leadership. Yung talo, pero ginagawa natin dito, 1 million!
Binitali ni Del Cid, at least harmless naman yun. Hindi mapatulad ng mga tao to, kala ko may initiation pa yun. Talon! Yung may katabi mo, tingnan mo, habang mahihigop ako ng pasara ko. Para iba yun, sasabihin ng iba dyan. Ito lang ang nagsisimula na nagkahanap yun. Iba eh. Kailangan iba ka palagi. Are you with me? Yes! Sino may katabi mo? Sabihin mo, tanungin mo, leader ka ba? Leader ka ba? Yung first type, dapat hindi ka ito, ha? Ito yung first step, dapat hindi ikaw ito. Ang tawag dyan, autocratic leadership. Basa. This type is centered on the boss. He knows all authority and responsibility. The leader decides on his own. Does not choose everyone in the team. This type of leadership does not call out for responsibilities. Amen. Magandang dasal eh. So, self-explanatory ito, no? Ito yung leadership, magbibigay tayo ng sample. Donald Trump, nung hindi pa presidente, siyang CEO, chairman and president, in case you don't know, ng Donald Trump Corporation. Ha? Literally, CEO, chairman and president, ang tawag pala doon, autocratic leadership, on his own. Kung ikaw yung board niya, kung ano lang yung decision niya, yun na yun. Nobody will question. Pero kung titingnan mo, nag-work. Tama ba? Nag-work ko. At ngayon, presidente pa lang Amerika because of that personality, because of that leadership. But then again, that is corporate. Ang networking, hindi tayo corporate. Tama ba? Networking is business of leveraging, team building. So hindi po pwede. Kasi kung ang huwag mong mamasamay kasi, ay, single ako, takot ko. Hindi, iba yun. Magkaiba yun. Magkaiba. So, sa networking, hindi po pwede na wala kang consultancy na ginagawa sa team mo. But then again, I'm not saying na itong autocratic leadership ay mali. Hindi ito mali. Tama ito kasi it works eh. Sa mga tulad ni Donald Trump. But then again, ito yung leadership na hindi po pwede sa'yo dito. Hindi po pwede. Imagine, centered only, unang-una hindi ka boss. Ano ka? Distributor. Tama ba? Nagkataon lang, ang technical term, may upline, mayroong downline. But at the end of the row, you are a distributor. You're not a boss. No? Holds authority, responsibility. Yun, maganda yun eh. Pero ito, yung leaders decide on his own, hindi po pwede sa networking. Pero pinapakita ko sa'yo, para kung ito ang medyo takbo ng leadership mo, makorrect mo na. I'm not saying this is wrong, ulitin ko. Pero hindi siya designed para sa networker na katulad mo. Okay ba yun? Yes. Huwag natin masyadong ibabad dyan. Ito pwede sa'yo. Democratic leadership. This type is centered to all members of the team. Everybody is part of the decision making. Delegation and empowerment are being practiced. Hence, the leader stands for the responsibility. Nakita mo ha? Pag democratic, kasali lahat. Pero pag may pumalpak, ikaw lang. Yun yun eh. Hence, the leader stands for the responsibility. Other word is command responsibility. Sa democratic leadership. That's another word for this. Sa networking, pasok na pasok to. You have to be a democratic leader. But then again, take responsibility pag pumapalpak ang mga plano. Hindi po pwedeng, pag maganda lang ang plano, nag-okay siya, bida ka. Pero pag palpak ang plano, maninisi ka naman. Ang maganda lang sa democratic leadership, everybody may chance para magsalita, para mag-contribute. Noong una, aminin ko sa inyo, mahirap itong democratic leadership. Mahirap. Why? Kasi pag may mga downlines ka na, iba-ibang background na pinanggalingan. Tama ba? So, meron dyan, aminin natin sa hindi, meron mas magaling sa'yo. Yes. Nagkataon lang, ikaw ang apply. Tama ba? Yes. But then again,
pag hindi mo pre-practice lalo ang democratic leadership, magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan niya. Yung magaling, hindi maiwasan yan eh. Sa grupo, may mas magaling sa applied talaga eh. Totoo, totoo. Pero talaga, hindi po lisensya o guarantee na pag-applied ka, na ikaw na pinakamagaling sa lahat. Hindi yan lisensya. Darating ang time, mayroong mas magaling sa iyo. At ito pagdasal mo, sana downline mo. Tama ba? Yes! Kasi pag may dumating na magaling, hindi mo downline, balungkot ka. Tama ba? Yes. O, kaya ipagdasal mo, sa grupo mo, sumibol, yung mga sardamukal na magagaling. Yes! Di ba? Umaangat ka nun. Tawag nga lang sa'yo, Buddha. Eh, ano magagawa mo? Isimulan mo eh. Natural, dadami talaga. Hindi rin naman mangyayari o hindi mo sinimulan. Yes. Tama ba? Kaya lang, make yourself productive para may contribution ka. Pero huwag ka naman tawagin Buddha. Kasi ang mga grupo na lumalaki, na nakikinabang na lang ang apply na walang ginagawa, yun ang mga nababansan ng Buddha. Di ba rin sana kung by name lang, paano kung pati katawan ni Buddha, maduplicate mo. Yung mga daw na yung nakakapit sa'yo ganyan. Ang pangit, ano ha? So, always practice democratic leadership para maiwasan yung future na pwede ma-develop na problema sa mga downlines. Pagka apply ka, don't take sides. You have to be with everybody. Pagka maganda idea nito, susuportahan. Kung may kumontra, pag-usapan natin. Kasi at the end of the day, mediator ka, apply ka eh. Hindi ka pwede mag-take sides eh. Pag nag-take sides ka, dyan na magsisimula mo eh. Kasi kampi-kampi, yan na yan. Mas lalo lang habang problema mo. Ang democratic leadership, ako, other word for this, ano ka, pacifier. Hindi yung, ano ha, hindi yung sinubutin ng bata. Diba? So ikaw gumigit na, you will be the center of all the attraction. You will be the agitator in times, pero ikaw din yung mapipigil, ikaw din yung matitimpla ng tama. That's a democratic leader. Diba? Hindi ka palaway, yan, madaling salita. Pagka palaway ka, hindi ka democratic leader. Kabaliktaran ng demokrasi yun. Dictator yung mga ganun. So, ito, nag-aaral siya, umiikot ang leadership mo sa delegation and empowerment. Gusto mo ba yung ganun? Oh, merong sasakyan, AAN 4871. Yun, anong model? Birthday ba? Birthday. Happy birthday, bro! Ang liit, ano, na bata, laki cheque. Diba? So, ang isang leader, ang hindi pwede mawala sa agenda niya is to delegate and empower people. Kasi it's part of developing your people. Now, huwag ka matakot na ma-develop ang tao mo, lalo na kung may guidance mo. Basta, kung ikaw matinong leader, simple lang, diretsong salitaan. Kung matinong leader ka, open ka na malampasan. Pag magaling kang leader, tunay na leader ka sa networking, hindi ka takot na may umangat sa ilalim mo. Yes. And that's a democratic leader. Napaka-importante kasi building your character without using democratic leadership type, mararamdaman ng tao eh kung anong klase leader ka kung nato-oppress ka eh. Diba? Katulad ng maraming plano yung downline mo, you never supported. Why? Maybe siguro nakita mo na masyadong mabilis mag-isip to, mabilis kumilos to. Hindi problema yun. Kailangan na, pakawalan mo yun eh. Kasi, by that, he will learn kung tama yung gusto niya o hindi. Tama ba? Ikaw yung leader, mag-guide ka lang, pero hindi ikaw magdidesisyon na mali ang gusto mo. Lalo na kung hindi mo pa na-try. Are you getting my point? Baka mayroong mga ideas ang downline mo, gustong subukan, ikaw mismo, playing your role as upline. Hindi, huwag yan. Hindi pwede yan. Siyempre, downline mo, hindi naman matanong, bakit na-experience mo na ba? What if kung matanong ka pang ganun? So ikaw, you weigh things. Lalo na kung bago ka pa lang sa industriya. Siguradong marami ka pang dapat masubukan sa labas. At huwag kang ma-insecure kung unang magtatry yung downline mo. Dapat nga matuwa ka rin eh. Madalas sa kata,
kung may mga naiisip na bright ideas ang daulay mo, huwag mo i-oppress. Kailangan ikaw pa yung mag-encourage, ikaw yung mag-empower. Pwede ka naman mag-roleplay, sige, subukan mo yan. Pag yan ay nagsaksi, pagagamit natin sa buong team yan. Yan ay karangalan ng team natin. At ikaw magsisimula yan. Dapat ganun kang klaseng leader, that is democratic leadership. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Ikaw, diktador mo eh, sabihin mo. Yeah? Are you getting me? Yes. Diba? Marami ka pang may experience. Basta ang bottom line sa democratic leadership, pag may magandang idea sa downline, huwag mong i-oppress. May sasabihin pa, sir, paano namin malalaman maganda kung pare-pareho namin din experience? That's the point eh. That's the point. You have to experience it. Kasi pwede mo mag-judge ka lang eh. Ay, di maganda yun. Huwag na, pangit yun. Diba? Yan mo. Kasi, kung tunay na leader ka, leader din yung kausap mo, hindi naman yung pinag-usapan sa bibig lang eh. Dapat meron kayong in writing, may plano kung paano i-execute. Tama ba? Kasi record yun na ipapasa nyo sa mga susunod na downlines mo. Para ma-adjust kung tama ba yung ginawa o mali yung ginawa, may record, hindi yung kwentuhan lang. Ang ginawa namin yung ganito, pumalpak eh. Eh sabi nung may tumating na magaling na downline, bakit pumalpak? Basta. Kailangan ipakita mo, ito kasi figures namin, kaya kami pumalpak. O may downline ka naman. Magaling din ang sabi mo. Ito ang proven to, ginawa namin to. Sasabihin ng dami, paano naging proven? Paano naging successful? Ano sabot mo? Basta, hindi pwede yun. Ito ginawa namin, ito resulta. Ha? Kasi, re-record mo yung mga magagandang idea. And that's a democratic leader. Are you with me? Yes. Okay, let's move on. Kunti lang to, kunti lang yung topic natin. Ano pa? Yan, strategic leadership. This time is not necessarily the one on top. Mind you, ah. And this leader fills the gap. Anyone on the team can be the strategic thinker. Hindi daw necessary na strategic leader ay laging yung nasa taas. Kaya ikaw, apply ka ngayon, inaalis ko ang burden sa'yo. Baka kasi nape-pressure ka. Kasi apply na ako eh. Dapat ako'y nakakaisip ng mga magagandang bagay. Not necessary eh. Kasi nga, hindi to corporation. Hindi to corporate setup na ikaw. Nagtataon apply ka lang. Pero may mga darating at darating na pwedeng mas magaling sa'yo. Kaya inaalis ko ang burden sa'yo. Baka iniisip mo kasi pagdating sa pag-iisip na mga magagandang idea para sa company, para sa grupo mo, eh, ikaw palagi. Then ikaw ang apply. Maliwanag, ang type na ito, not necessarily the one on top. Everybody can be a strategic thinker. Best example, yung mga malalaking korporasyon sa labas. Lusyutan, Gokongway, Hembrisi. Sino mga nakapaligid sa kanila? Yung mga strategic leaders, hindi naman sila eh. Hindi naman si Henry ang nakaisip ng SMDC, ng BDO, hindi naman siya nakaisip nun eh. Diba? Yung mall na lang, hindi naman siya nakaisip nun. Diba? Are you getting my point, mga kaibigan? Yes. O even our president, he needs a vice president. Tama ba? And our vice president needs a team. Diba? Sa pinanggalingan kong company, ganun din. Hindi pwede isa lang ang nag-iisip. At ang maganda sa leadership na pag-iralin mo, katulad ng democratic leadership, pagdating sa mga strategy, you are open. Ha? You're open. So, ito, ang gusto ko lang i-point out dito, inaalis yung burden ngayon sa dibdib mo, sa isip mo. Na baka iniisip mo, you're the one on top ng team na ito, eh ikaw lang palagi dapat. No. Now, your people, your team should feel from you na pwede silang mag-isip, pwede silang magsalita. Type of leadership ito na kailangan maramdaman din ng mga tao mo sa team.
So pag nagmi-meeting kayo, unload mo yan. Sabihin nyo, I am your upline. Pero I need everybody to participate. I need everybody to be a strategic thinker. Wag lang ako. Marami kasing ayan eh, sangay. Siguro, my experience mo, 2 to 3 years from now, yung mga nagpapasalamat na upline, kaya kami umaman dahil sa'yo. Masarap yun. Tama ba? Pero mas masarap. Mas masarap kung sasabihin ng mga tao sa'yo, upline, nagpapasalamat kami sa'yo, umaman kami. May mapapasalamat sa'yo, di ba? Mas masarap. Kaya nila nasasabi yun dahil sa baba nila may nagsasabi din sa kanila. Kasi mapuputol ang ganung relationship pag ikaw palagi. Sabi mo, buong organization mo, sa'yo lang nagpapasalamat. Ano na kaya itsura mo? Ha? Kung magkaroon, sino gusto rito magkaroon? Active downlines. Mga 500 active. Oh. Oh, ikaw lang strategic planner. Tingnan, ano itsura mo? Ha? Malamang. Ang matira na lang siya buhok sa ilong. Ako, marami akong iubusin. Eh, ikaw, di ba? Ay, getting my point, bakit? Yes. Di ba? Kaya, ina-unload ko sa'yo. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Upo nga kayo ang diretso. Upo kayo ang diretso. Arms on side. Ganito ang pag-unload ng burden sa'yo. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Last. Inhale. Exhale. Nabite. O, di ba? Masarap ang humihinga ng maluwa? Yes. O, ilagay mo sa utak mo mga ito. Ikaw dapat maging strategic leader ka lahat ng kasama mo sa grupo. Not necessarily ikaw lang. Dapat kung grupo. Naalis ko na. Ha? Alisin mo na yung burden sa utak mo na ikaw lang. You have to talk to your people. You have to let your people know na mayroon silang say na kailangan maging thinker din sila. Dahil baka dumating ang panahon, ibenta sa eBay yung utak nila, napakamahal dahil hindi masyado gamit. Slightly useless. Alam mo, di ba nila mapagod ang utak mo sa networking? Di ba nila mapagod dito sa IAM? Dahil sigurado naman, pag napagod ang utak mo dito, yung balik na resulta niya. Diba? Yes. Kisa, sige, tuloy mo yan. Tuloy mo. Kumamot lang eh. Alam, medyo malakas eh. Diba? Masarap bang lumuluwag ang dibdib? Yes. Oh, ngayon, narinig mo na. Ako na nagsasabi sa'yo. Coming from a senior sa industriya, huwag kang, huwag mong lunurin ang sarili mo na ikaw palagi. Na mag-iisip ng paano i-hit ng ganito, paano kumita ng ganito, paano natin payayamanin si third generation ng ganito. Hindi lang sa'yo yan. Huwag kang, ulitin ko, huwag kang matakot na may downline na mas maraming nagpapasalamat sa kanya kaysa sa'yo. Huwag kang matakot. Bawa, ako apply. Direct kita, direct mo siya, direct. Mas marami nagpapasalamat sa'yo, pababa kaysa sa akin. Okay lang yun. Huwag kang mga ibang upline kasi hindi ko linalahat ha, pero may ugali ang upline kasi iba na gusto nila, sila yung laging yung Panginoong Banal. Diba? Kasi credit is due when it's due. Totoo yan. Mararamdaman ng tao. Talagang may mga tao din walang utak na loob. Meron talagang gano'n. May mga gano'n. Pero then again, ang importante, hindi yung nakikita ng tao eh. Ang importante yung nakikita ng Diyos sa iyo eh. Di ba? Ako, sa 15 years, nasaktan na ako ilang beses. Ikaw lagi kasama, nung nagsisimula, pinamamasahe mo pa, pinatutulog mo pa sa bahay, ibinili mo pa ng damit. Nung milyonaryo na nagsalita sa stage, nakalimutan daw ako pasalamata. Nasaktan ako! Ang sakit! Tapos may dinner na. Siguro naalala, lumapit sa akin, umiiyak, yakap ng yakap. Sabi niya, sir, nakalimutan ko, pasensya ko na. Sabi ko, okay lang yun kasi masyado ang close sa akin, kaya nakalimutan mo ako. Okay lang yun. Pero masakit, di ba?
Ang sabi, pagtingin ko sa asawa ko, nakatitig na masama doon sa... di parang nalusaw siya. Nako, siguro, ano, wala ko lang isang taong nagbawi sa akin. Kaya lang, ano na eh, done na eh, tapos na eh, di ba? Ngayon, yung mga ganon, hindi mo maiwasan, hindi masaktan, kasi, di ba? Pero darating ang time, may mga downlines ka pa ilalim na talagang wala ka namang masyadong contribution. Pero mga, mangyayari at mangyayari yan. 6 months pa lang ang company, malamang, iyo hanggang third, hanggang fifth, sixth, seventh generation mo, medyo abot mo pa eh. Baka may, meron ka pang personal na relationship eh. Pero darating ang time, lalalim at lalalim yan, wala ka ng hawak. Wala ka nang naiko-contribute, pangalan mo na lang. Ikaw na lang apply. Yung mga ganyan, huwag mo nang panghanapan na ikaw pa yung boss chief, Panginoon, di ba? Mangyayari, mangyayari. Gusto mo ba mangyayari yun? Yes! Kasi pag nangyari, imagine mo, gano'ng kalalim ang grupo mo? Yes! Kasi kung ikaw, attention seeker ka, pasalamat seeker ka, malamang downline mo, tatlo lang. Ikaw gusto mo, lagi kang pinapasalamatan, downline mo, wala pang 100. Gusto mo yun? Siyempre, gusto mo, mabot dyan, 200, 300, active lahat. Na-imagine mo? Darating yung panahon. Katulad kanina, pag live ba tayo sa baba? Wala. Pagpasok kanina, may guest. Siya, buti nakakita kita. Oh, siyempre, ano ang reaction mo? Oh, Bauer, musta? Diba? Sabi, oh, sir, tagal na natin hindi nakita sa Dubai. Sa Dubai, kaya huling nakita. Sabi siya, hindi, kinap ko na agad para huwag na yung excitement na sabi ko. Ah, oh, malamang pang ano ka, pang 5,375,000 na taong na-meet ko sa networking. Sabi mo, sabi ko, ano pangalan mo, mapakilala ka. Regrets mo. Ang lalim na yun eh. Di ba? So, hindi mo na alam kung ano naging contribution mo sa kanya. Mangyayari yan. Yes. Sa dami ng taong makakasama mo, o hindi mo man makasama dahil nagsimula kayo, dadami talaga. Ako, minsan naglalakad sa muli. Nagugulat na lang ako eh. Apply! Diba? Misan mo alam, gano'n. Misan humingiti pa lang. Alam mo na eh. Maglalaro ng agad isip mo. Misan, may nangyari sa akin. Lumapit. Sir, yun. Sabi ko, oh. Oh, Pangel. Sabi ko, kaninong grupo ka? Sabi sa akin, anong grupo? Sa pakita nakilala. Sabi sir, sa ano? Sa Viva, ano? Ah, oh, ano? Ano? Ano ba ang pangalan mo? Sabi ko, sir, Mark po. Ah, oh, Mark po. Kamusta? Kasi sanay na pag kami may mga kasalubong ka, naisip ko agad, networker. Eh, minsan naglalakad ako eh. Sisigaw, Power! Kung yung tingin kong gano'n, nung bagong-baguhan pa lang kami sa networking, sila mga 2 years pa lang, nag-beer house kami sa Ruas Boulevard. So, may sumasayaw. Ngayon, ito kami sa aking babae. Floor manager. Ano in-offer ng floor manager? Drinks, baka, di ba? Tumabing ngayon, sabi. Apply. Sabi naman ang kasama ko, kanino kang group? Kasi mula nung nadala na kami, ang hirap na. Mga baguhan pa kami nun. Mga hindi pa kami mga multi-multi. Wala pa. Mga papariya-pariya pa lang ang tinigil. Ang gula ganito sa floor manager, apply, kaya ano kami, ganyan kaya, ah, okay. Ang lakas na magbenta ng ano dito, ganyan. Mga may plan, saan siya papangu dito? Kasi yun, mga babae doon nila. Oh, Prada pa natin ginagamit niya. Kaya pala si sexy niya, Prada natin. Mamaya, mag-dende mo ha. Ay, mga sinaunang taon niyan, mga early 2000, nung kami ay, mga hindi pa kami mga todo-todo well-trained talaga as network marketers. Maganda ba yun? Pakita mo yung strategic leadership. So, inalis ko na yung burden sa'yo, ha? Huwag na yung sabihin mo na, huwag palagi. Dalarating ang panahon talaga. Sa dami ng downline mo. Kasi mas dadami ang lahat kayo. Tinker, eh. Hindi pwedeng ikaw lang. Ha? Kaya nga leverage, eh. Di ba? Are you with me? Yes! Malapit na tayo, malapit na. Ayan. Transformational leadership. This time is responsible for initiating change in the team or individual motivator and trainer, most likely to be this type.
and known to be the type who has more committed and satisfied followers. O sino gusto maging transformational leader? Ito, sa mga magandang mga pinag-usapan natin, maganda lahat yan, pero I think this is one of the most sought after na leadership na kailangan ma-develop mo. Yung maging motivator and trainer ka. Kasi statistics will show you na mas maraming loyal downlines, mas maraming loyal teammates pagka ikaw ay transformational leader. Yes. How can you be a transformational leader? You have to be equipped. You have to be equipped with wisdom, with knowledge, with experience. Kaya yung walk the talk na sinasabi, ito yun. Don't train people things na hindi mo na-experience. Kaya ako ay I despise people or leader, trainers na yung magkoconduct ng mga malalaking convention. Tapos mag-i-invite ng napakadaming networker. Tapos merong bayad. Diba? Tapos ang pag-uusapan, napag-uusapan din naman sa seminar room. Maraming ganyan. Yung dalawang trainer nga, na sinasabi ko, mag-iingat-ingat kayo pag lumaki na yung grupo ninyo. Diba? Yung isa, yung kalbo. Tapos yung isa, yung inche. Diba? Oo, may mga ganun. Mag-iingat. Ito, I am. Meron ako nakakwentuhan, isang may-ari ng networking company. Saturday night. Oo, nung ako'y lumabas, bumili ako ng gamot eh. Nakakita kami sa along Mercedes Avenue sa Pasig. Nako, nakakwentuhan kami. Naging topic namin yung kalbo. Kasi yung style ng kalbo, nabanggit niya, nakakwentuhan nila. Ang tinitingnan ngayon ng mga company, babanggitin ko, ang tinitingnan nila nung trainer. Ba't na tinitingnan yung company? Kasi potential customer na yun. Tama ba? So siyempre, binanggit niya muna yung global. Tapos, ang pangalawa, hindi na nga nabanggit ang Royal eh. At saka Uno eh. Ang target, JC Premier. Nagulat ako, ang pangatlong target, I am. Bakit? Maingay kasi ngayon. Maingay and hopefully for the next 10 years, ma-maintain natin itong ingay natin na ito. Yes! Tinatarget na ito ng kalbo. Kaya mag-ingat kayo. Yung mga top earner dito, mag-ingat kayo. Kasi kakausapin ngayon, I can transform your people into supernatural beings. Paglalakarin ko yan sa mga bubog sa ano yun? Apoy. Ibe-bend natin ang bakal sa butas dito, dito, dito. Nagulang mga workshop niya. Oh, walang kinalaman sa persinya. Walang kinalaman sa family. Ha? Eh, pagkagayla na nag-offer sa inyo ng mga training, ito lang itatanong nyo. Ha? Ilang box na ng barley na benta mo? Ganun lang. Di ba kasi? Ako. Yan kasi target nila eh. Lalo, ina-identify nila kung sinin mo na top earner, tapos kakausapin, magte-train sa labas. With a fee. Di ba? Huwag natin si John Calo para hindi lang yung nairapan pa kayo. Diba? Lalapitan kayo niya. Hindi man ngayon, in the near future, maniwala kayo sa inyo. Ganyan ang ginawa nila sa dating company. Tapos yung press release niya, siya nagpalakas. Di ba? Siya nagpalakas. Kaya pag nakita ko, sasabunutan ko talaga. Huli kami nakita last October or November sa Mega Mall. Taga namin ang puntuan eh. Nag-fishing siya, di ba? Pero recently may nakausap ako eh, binamindset nga daw. Ako nagpalakas sa ganito, ako nag-train sa ganito. Kaya kayo, ingat na kayo. Huwag kayong pabulag sa ganyan. The company can provide you the training that you need. Yes! Huwag kayong pabulag, di ba? The management works so hard para ma-provide sa inyo, di ba? You have your LDD, nandiyan si Joner. And sabi nung ating president and vice, the time that they met me,
sinama na nila ako sa prayer request nila para makapasok ako ng alam. So, they pray so hard. Para, di ba? I don't know why. So, madali naman akong kausap. So, kaya, walking papabulag. How I wish nga, hindi pa namin masyado ng pag-uusapan kasi I don't see any space din. Magre-request sana ako ng isang pwesto ko na pwede kong tambayan ng 2 hours kahit wala akong talk para people can approach me. And, kaya muna, wala nang lulugaran. Kaya na, how I wish, huwag matapos ng taon na to, makalipat tayo sa isang malaking na... Siyempre, ano yan, mag-start din sa inyo by increasing your sales. Yes. Diba? You will request and the management will provide. Ganun yun eh. So, kailangan mag-ano ka rin, mag-pakita rin ng karapat dapat. Diba? Makwala ka na eh. Walang pwedeng puntahan ang kaya sa susunod isang taon o dalawang taon. Kundi ang tumaas na. Kasi nakikita kong quality ng tao dito ah. At magkakaroon pa ng break free. Yes. Sa May 6 and 7, mas masasala natin ang breadcrumbs sa tunay na tinapay. Diba? Yes. Bread is life. Tandaan niyo yan. Kaya dapat bread ka, hindi ka crumbs. Diba? Dahil pag crumbs ka, unang tak-tak lang, lag-lag ka din. Kung bread ka, kahit sa usaw ka sa mainit na kape, ha? Bread ka pa din. At pag bread ka, life ka, may bread ka. Yes. Ha? Huwag kang bibitaw. So masasala pa. Kaya huwag kayong papabulak sa pintap ng mga ulo. Ibubudol-budol ka naman yun. Kaya ito na lang, para makaroon tayo ng sincerity sa sinasabi ko. Pag kinausap kayo, ang sagot lang, talk to Judy Espinosa first. Yes! Okay na lang. Wala nang paligoy. Pag linapitan ngayon na kahit na sinong kisihodang trainer dyan na magpapabayad-bayad sa labas, ha? Sabihin nyo muna, talk to Mr. Jun Espinosa first, yung pong bilay sa amin. Mamindset nyo niya, leader, kaya ikaw na mag-desisyon. Ganun ngayon yung mata, tong! Sabihin mo, utos ko pa rin. Ang lalo ko yan. Yes! Kasi, I want you to become a transformational leader. You, in your own right. Kasi ikaw ang mag-iiwan ng legacy. Ikaw ang gagawa ng pangalan. Hindi kami, ikaw. Ayokong aakuin ako sino mga leader yan. Pagdating ng panahon, pag ikaw ay multi-millionaire, ayoko ng trade dyan. Ayoko ng mentor dyan. Ayoko ng ganyan. Ayoko ng ganun. Dapat ikaw, gumawa ka ng pangalan mo on your own. Huwag kang papabulag sa mga kung sino mga budol-budol, leader-leader na trainer-trainer dyan. Kasi, ang kagalingan nila, pwede mo maging kagalingan eh. Basta nasa tamang posisyon mo lang. Yes. Nasa tamang bahay ka lang. Yes. Kasi kaya yung iba dyan, gumawa lang ng content, tapos yun na. Titrain ko ang mga tao mo. Kaya ano ba yung last week, may tumatawag sa akin, leader naman ng JC, papatrain yung mga tao niya. Imagine mo. Mga taga-JC na magpapatrain pa sa akin. Kaya kayo, okay pa, tabulang. Hindi mo yung katabi mo. Baka makinta ba sa ulo? Meron pang isa yung sikat, di ba? May Chinese na sikat. Kikitan, sino ba ba? Saan pa yan? Budol-budol din yan. Di ba? Pag kinausapin ko, sabi nyo ako muna kausapin. Ako magsasabi kung magpapatry kayo o hindi. Sino ba? Ilang naman eh. Ang dalawang madalas. Pero in fairness to Chinky, siya yung kinokontakt madalas. Hindi ka tulad nung isa, nag-a-apply talaga yan. Pupuntahan ka. Mamagic. Pakikitaan ka ng kagalingan niya sa pakikipag-usap. Pero hindi mo kailangan yun. Pumasok ka lang ng pumasok ng opisina araw-araw. Mababago ka na. Maging transformational leader ka on your own. Na pinoprovide ng company sa'yo. Are you ready to accept the challenge? Yes! Kasi, yan ang ano natin. Yan ang target mo. Magkaroon ka na maraming satisfied downlines. Okay, last.
Meron pa ba? Parang wala na eh. Yun, meron pa pala. Dalawa. Visionary leadership, this type goes beyond what is at hand. This type of leaders has the capacity to study in advance or ahead of the pack. Very good in discussion and debates based on figurative facts. So, kung may mga taong lens ka na magaling sa debate, debate ha, hindi diskusyon. Hindi, pero discussion yan, hindi away ha. Yung mga ganyan, most likely, yan yung mga leader na may vision, especially if they talk about facts, about future plans sa pagpapalaki ng grupo. Anong ginagawa sa mga ganyang leader? Hinahalagaan yan. Hinahalagaan yan. Hindi yan pinababayaan. Di ba? Hindi, we're not talking about Madame Aurin, ha? We're not talking about Nostradamus. Bigyan ka lang sample pag may visionary leader ka. Ganito. Apply! Grabe, no? 6 months, 3,000 pa lang ang member ng IAM. Pero ang kotse, sports car na. Siguro sa grupo natin, after 6 months pa, kalahati na ng 3,000, nasa grupo pa lang natin. Bakit? Kasi, yun just for you. Mabibigay sila ng ano yan? Ng mga facts. Visionary yan. Huwag mong pagtatawanan yan. Yung ibang leader kasi, tingnan mo ito, baliw. Hindi. Dapat yan, dinedevelop yan. Kasi, mas masarap may kasamang downline ng mga visionary kesa sa tarsil. Ang tarsil, mukhang visionary, pagising lang eh, di ba? Makagano'n lang, ang lawak ng vision niya, pero walang nakikita yung tarsil eh. Di ba? Kaya pag may downline ka na gano'n, basta based on facts. Dine-develop yan. Mas dapat na kinakausap mo yan. Ini-empower mo para lumalabas ang kanyang potential. So, dalawa na kayo. Dalawa na ikaw. Nade-develop mo yung pagiging democratic leader mo. Siya naman nade-develop niya yung pagiging visionary leader niya. Kasi hindi pwede lahat nasa iyo eh. Do you believe that? Yes. Hindi pwede nasa iyo kaya nga team. Parang basketball, hindi pwede lahat matangkad. Hindi pwede lahat balsot. Diba, hindi lahat pwedeng shooter, hindi lahat pwedeng dakdak ng dakdak. Ganun din sa team. Merong taga-isip, merong taga-salita, merong taga-utos, merong taga-gawa. Hindi pwedeng sa iyo lahat. Kaya pag may ganyan, mas i-develop mo yan. Meron bang sa grupo nyo? Potential na visionary? Yes. Yung tipong mga salita, how do you see yourself in 5 years? Eh, yung mga ganyan, visionary yan. Naku, upline, grabe. Pag ito na hit natin Singapore, naku, upline, lilibre kita ng kape na masarap sa Singapore. Yung mga ganyan. Yung talagang pinag-uusapan, future. Naalala ko tuloy, nasira ko na lang ang upline. Dinala kami sa Baguio, alam ko na kwento ko na to eh. Dinala kami sa mataas na lugar. Pagdating sa taas, ang dilim na. Nakikita namin, kumikutitak na lang yung mga ilaw sa baba eh. Oh. Sumigaw kayo, magiging milyonaryo ko. Pinasisigaw kami, magiging milyonaryo ko. Talagang, yayaman kami. Puro future ang pinag-uusapan. Lahat kami nagsisigaw. Mamaya may sumisigaw sa baba. Mga si Aulo. May mga bahay-bahay pala. Matilin mo yan. So kami, pinalaki kami sa ganoon. We always see far ahead, future. We're excited about the resulta. Talagang, kasi hindi lahat visionary. Kadalasan ng Pilipino, kultura natin, we live during the day. Kung yung survival period na tinatawag. Diba? Kung ano yung ino-offer ngayon, yun lang, no? You know, I've met so many people na magaling, mag-visualize ng ano, ng panahon. Lalo ito sa networking, sasabihin, darating ang panahon, ang malakas na produkto, wellness, ay dumating na. Diba? Kasi noon, napakahirap i-push. During, in my first company, 2000, ang hirap pag sinabi mo food supplement. Eh ngayon. Diba? Napakadali. Pag sinabi mo food supplement, kailangan yan. Namumula lang ang mata, dali sabihin eh, may sakit ka. Diba? O nalalambot ka, nangihina ka ba? Diba? Kailangan mo ng food supplement. Meron ako. Napakadali, pero noon, pag sinabi mo food supplement, ayaw. Ultimo doktor, di ba? Pag sinabi ng doktor, no, we don't cater alternative medicine. Paano mo, ano yan? Sige, ito, out of the topic to, paano mo mga didepensa yan?
pag sinabi ako ng doktor, we don't give her alternative medicine. Na-experience mo na ba yan? O may kumausap na ba ng doktor sa inyo? Wala pa, sisipak nyo talaga, no? Wala pang masipa, ikaw, kumausap na ng doktor. Di pa, tamad pa. Tamad pa. Ito lang, depensa dyan. Gusto nyo ba? Yes! Out of the topic, ano? Pero depensa lang. Pag may doktor lang kausap, number one, lagi mo isipin, huwag ka mong ipagmatalinuhan. Lalo na kung hindi ka naman doktor. Pangalawa, hindi ka naman talaga matalino. Joke. Ang point ko, pag wala ka sa medical field at ang kausap mo sa mga in the medical field, huwag kang makipagmatalinuhan. Kaya kailangan, mayroon kang enough knowledge about the products. Now, pagkansalita, we don't entertain and endorse alternative medicine. Yan. Ano siya sa tuto? Ayaw nga po eh. No, there's a better way. Ganito lang. Di ba, hindi ka nakikipagmatalinuhan? Di ba? So you can play this role. Sabi mo, ah, ganun po ba to? Mali po pala yung intindi ko. Kasi akala ko po, ang alternative medicine, yung gamot. Oh, paano mo naman nasabi yan? Eh kasi po noong unang panahon, wala pa hong gamot. Ang gamot po talaga, dahon. Nung dumating na po yung mga medicine, sila po yung alternative medicine. Pasensya na po, Doc. Sorry po. Ano sa'yo, Doktor? Tira po na. Do you get my point? Yes! Ay, director nga ng heart center eh. Ako hinarap eh. Director ng heart center, inatake sa akin eh. Joke na. Director ng heart center eh. Si Dr. Rogelio Torres. Simple lang eh. I don't entertain alternative medicine, sabi niya. Okay, Doc, sabi ko. Kasi I was taught the different way, sabi ko. Sabi ko, during kasi nung mga panahon pa ng unang tao, nung wala pang pharmaceutical, ang gamot kasi dahon. So, di ba, pag masakit ang ganito, tapal, timpla. So, akala ko po, nung dumating ang pharma, sila yung alternative medicine. Sapul siya eh. Lumambot eh. Ha? Diba? So, huwag ganun lang, di ba? Kasi ang tawag nila, alternative medicine of the modern day. Pero if you trace back human history, wala namang paraseta mo nung panahon ng ni Magellan. Di ba? Tinamaan nga si Lapu-Lapu ng itak eh. Anong pinangtapan? Dahon. Dahon eh. Mga lalaki, ito, sino bagong tuli sa inyo? Mga bata pa kayo. O, sariwa pa sa inyo ang tuli nyo. Kailan yan? 5 years ago? Pwede. 10 years ago? Di ba sariwa pa eh. O, anong ginamot dyan? Di ba? Dahon. Mayabas. O, di ba? Tapos nung dumating ang pharmaceutical, sila ang alternative. So, ganun mo lang sasabihin ang subtle way. Di ba? At least na-impart mo yung point mo. Magdi-discuss na yun, they will try to defend. But then again, ang pinag-usapan kasi kung sino yung nauna eh. Nauna is natural. Diba? Natural ang nauna, herbal. Diba? So dumating ang pharma, sino alternative? Hindi sila. Diba? No offense man sa mga nasa medical field. Baka may mga nurses tayo dito. Diba? May mga... Diba? So, it was never taught. Diba? Hindi yes. Tinuro sa inyo yan. Hindi diniscuss yan. Una-una, wala silang kita dyan kung diniscuss nila yan. Kaya hanapin ng doktor yung dispensing doctor. Kung gusto nyong makuha siya downline, tapos magbebenta siya ng mga food supplement natin, dapat ang punin yung dispensing doctor. What do you mean by dispensing doctor? Yung mga nagnenegosyo. Yung bibili ng platinum, di ang daming product doon. Saan nakalagay? Sa clinic niya. Pag may nagpa-check up, resetahan, o ka nang lumayo, pupunta ka na sa sekretaryo ko, nandiyan yung gamo. Nandiyan yung kailangan mo. Dispensing doctor yun. Pagkakausap ko yung ang tawag doon, yung ano nila,
prescribing doctor, iyan ang mahirap. Kasi pag prescribing, alahoy yan eh. Saan po nabibili ito? Eh, bahala ka na maghanap. Yung prescribing doctor yun. Yun ang for Mercury, South Star, Watson's. Pero pag ano, yung isang klaseng doctor, dispensing, yun ang hanapin. Ang ganda nun, may doctor ka sa mga grupo mo. Baksak na produkto. Okay ba yan? Yes. Okay, so andar tayo. Wala sa topic yung bonus na lang yan. Okay. Sino ba tayo? Oh. Yan. Transactional leadership. This type makes the team on course, makes the team focused and functional, following the status quo. Basic practitioner and open for changes. Isa-isayin natin. Type of leadership, transactional leader, makes the team on course. Meron ba kayo sa team ninyo yung laging sandali, ganito dapat yan. Sandali, ito yung unahin natin. May mga ganyan ba kayo sa team? So may tendency transactional leader yan. Makes the team focus and functional following the status quo. What do you mean by status quo? Standard. What do you mean by status quo? Basic. What do you mean by status quo? What's happening? May sabihin, the present thing. Halimbawa, pag ito yung pay, ito yung pay-in, dito tayo mag-focus, buong team, puro ito lang tayo. Ito yung program natin, ito yung ginagawa, dito lang tayo. Ang tawag dyan, transactional leader. Hindi siya yung, iba yung nanggugulo. Ito yung taga-tono. Ito yung nag-aayos para, ito, let's set up. Siya yung tumatapos pag may meeting ngayon. Siya yung nakakapagbigay ng direksyon ng tamang ng pupuntahan ng inyong pinag-uusapan. Pag hindi natatapos, malamang lahat kayo strategic leader. Pag hindi natatapos ang meeting, wala kayong transactional leader doon sa team ninyo. Are you getting the point? Kasi imagine mo kung lahat kayo strategic leader din. Ang daming strategy niya, magdamag na, wala pa kayo natatapos. Pero yung decision maker, yung nagtotono, bumabalik sa basic, focus yan, status quo, ang tawag ng transactional leader. Tingnan mo yung katabi mo, baka yan yun. Tingnan mo, ito ba yun? Hindi, strategic eh. Diba? Patilagay yung lahat ng pinag-uusapan natin leadership, lahat ng leadership na pinag-uusapan natin, I hope meron ka. Hindi man lahat, dalawa, pwede na eh. Dalawa, at least dalawa, ma-develop mo. Kung ma-develop mo lahat, why not? Diba, anong tawag sa'yo? Diba? Boss keep, pag ikaw ba nahari? Pag ikaw talaga naka-perfect lahat niyan. Ha? O, summarize natin. Balikan natin yung kanina, ha? O, huwag na ikaw yan, ha? Huwag na ikaw yan. So, sino yung democratic leader sa tingin niyo? Taas ang kamay. Sabi siya, eh? Sino yung strategic leader? Taas ang kamay. Wala pa rin, nakakalukot to ah. O, transformational leader, taas ang kamay. O, pero may mga ilan-ilan. O, yung iba, visionary leader, taas ang kamay. Ba, marami-rami sa visionary. Talaga, hindi tertiary yan ah. And transactional leader, taas ang kamay. So, yung mga napag-usapan natin kanina, I hope isa, dalawa, tatlo o lahat makuha mo. Kasi, wala eh. Bottom line talaga sa networking yung leadership. Pero, again, inalis ko yung burden sa'yo. Huwag mong isipin na ang leadership ay huhugutin lang sa isang tao sa inyong team. Hindi po. Sa buong team, kailangan lahat maging leader. Hindi pwedeng isa lang. Di ba? Saan magpo-fall yung kanina? Pinag-usapan natin. Sa democratic at saka sa strategic leader. I hope yung strategic leader medyo nakaloob-loob ng dibdib, ha? Na huwag kayong mape-pressure na puro kayo lang. It should be everybody in the team. Lahat, strategic thinker. Okay ba yun? Yes. May natutunan ba itong araw na ito? Yes! Okay, so ayaw niya na. Ayaw niya nang bumalik. So, bumigay na. So, meron pa ba? Kailan ba yung... Hello! Yeah, I think that's the last time. So, tomorrow is what?
mindset. Sabi, hindi na ako maano sa araw talaga. Nung hirap pagka, alam eh, time freedom, you know? Ano sa roon? Minus, ito pa ako ng ano, sabi ko, alis ako maaga kasi Lunes ngayon, traffic. Daddy, it's Tuesday. Ano? Tuesday ka dyan. Tapos habang nag-ugas ako ng ano. Oo nga, anak, I love you. Tuesday ngayon. Para wala naman sa itong discussion. Wala, hirap. Pag may time freedom kayo, hindi mo alam yung araw talaga. No? Yung mga rinong nga sabay, yung isa sira nga yung oras eh. Sabi ko, baka mga ko pala? Sabi nung mother, yung biyanan ko, hindi sira yata. Eh, yan mo na, hindi naman natin ginagamit, tsari. Yung pastor, yapag. Pero yung time freedom, mararamdaman mo yan. Mararamdaman mo, number one, if you have savings. Pag may savings, kasi ang time freedom and financial freedom, magkapatid yan. Magkapatid yan. You can always buy your own time if you have the money to buy time. So, kailangan. So, ipon. Ipon kayo ng ipon. Lahat ng transaksyon nyo rito, dapat mas malaki yung ipon kaysa sa gastos. Ipon muna ng ipon. Napakasarap matulog pag may milyon ka sa bangko. Sarap. Yung tatawagan ka ng video, ito yung mga offera ka ng utang-utang. Di ba parang pinababawas na? Diba? Sino yung gusto ko dito? Tatawagan ka. Sino, bawasan mo yung pera ko. Kung sino yung dito? Yes! Nung una, sagot ko doon, bakit? Mga ganun-ganun pa. Nasa pinaliwanag yung legalities, nakatakot din pala ang Pilipinas talaga. Kaya hindi maiwasan na babaw ko sa labas. Kaya yung mga multi-millionaire talaga, mga bilyonaryo, babaw ko sa labas. Kasi sa abla, tagabaw ko ka. Diba? 500,000, nasa list ka na, diba? 12 years na pala ako nasa listahan. Kaya magami yung market, di ba? Pag nag-deposito ka ng milyon, baka may withdraw ka ng ano. Ma'am, titignan ka naman. Sakit sa ulo, no? Alay, pinili niyo itong mundo na ito eh. Kasi dito, kapag sineryoso mo, nagsipag ka, talagang pamilyo ng pera mo dito. Kaya gamitin niyo ng maayos. Ito, babata niyo pa. Tumanda kayo ng maayos, ha? Huwag kayong tumanda ng bulalas sa pera, ha? Kailangan, 10 years from now, kaya-kaya nyo para ipagmalaki mga napundar nyo, ha? Ha? Pangako nyo sa sarili nyo yan. Huwag na sa akin, kasi pag nawalan kayo, hindi namin loss yun. Pero pag may gain kayo, gain namin yun. Unfair, no? Pero ganun talaga. Ikaw may gawa mo, eh. Tama? Kaya huwag bulalas. Mas lamang dapat ang pasok kaysa sa labas. Kumataw ka ng kumataw, targeting mo yung 300 na downline, active lahat. So, kasi isang taong pang mabubuwaltas, okay lang yun, dahil balik lang ng balik yun. Pero huwag palagi-lagi. Diba? Alam mo, sa isang taong hindi na masama yung dalawang beses na out of the country, pwede na yun. Sa isang taong na dalawang beses out of the country, o kaya out of town, pwede na. Diba? Tapos, basta budget mo lang. Bigyan lang natin ang idea. Kung sa isang taon, gumagastos ka para sa pamilya mo ng spree, baka lumalabas kayo, sabi mo na half million sa isang taon, hindi na masama. Hindi na masama. If you want more, it's up to you. But then again, I'm giving you the idea. 500,000 for a out of the country spree, masaya na. Masaya na. Pero kung gusto mo isang million, it's up to you. Ang tipong gano'n. Binibigyan na kita ng idea. Diba? Sarap na gano'n. Lalo itong, kung nga pala, no? May ano ba tag-ulan? May tag-ulan na eh. Kailan makapag-schedule na. I-10x na ako lang schedule. Ang dami ko schedule eh. Bali na. Kaka-Japan lang naman. Isang bang may birthday man. Ang hirap. May mga mas maganda na yung problema ko. Diba? Yung inisip ko kung saan pupunta kasi yung mag-isip ko, no? Kung may pera kang mamuta. Diba? Okay ba yun? Yes! Ayan, pamapakan natin siya, tapos na tayo. Ayan, matiyo mo. Okay. So, I hope may natutunan, you know? So, ano ngayon? Tuesday? I think meron ako sa Thursday ulit. Parang Thursday yata ulit yung susunod yung schedule. So, maraming salamat po sa pag-atid. Tingnan mo ulit yung tabi muna. Tingnan mo muna.
Bago mo itodo yung palakpak mo para sa katabi mo. Sige? Todo palakpak para sa katabi mo.